Alam mo ba na ito yung ano, ito yung lambanog kasi yung nanay ko hindi na siya nag-inom ngayon. Thank you and madalas lang siya naninigarilyo tsaka kape sa umaga, sa gabi, sa hapon, yan. So ito naman, meron kasi akong gustong painumin to. Nung hindi talaga ako manginginom, hindi rin ako naninigarilyo pero nakakalangap ako sa sigarilyo kaya malamang isa din akong may tama ng sigarilyo o yung naninigarilyo. Sabihin na natin, yung nakakalangap ka, para ka na rin naninigarilyo. Nakakalangap ka ng sigarilyo, Yossi, naninigarilyo ka na rin. So, ito naman, ito yung nakatrim ako nito kasi noong nag-birthday yung kapatid kong si Topper, December 25, nakatrim ako ng alak. Then, yung ang sarap ng alak, hindi ako nagpakalasang itrim lang. Then, nung nandun naman ako sa minabad na ano na naubas. So ito naman yung bago. Ito naman yung bagong alak din. Kalating pandak na meron siyang babad na ubas pero maasim yung ubas. Hindi kagaya nito, matamis. So nung nakatikim naman ako ng lambanog sa asawa, yung kapitbahay namin si ano nga ba apelyido niya? Say ano, yung panahon pala ng panahon ng hapon. Ang Chinese kasi yung kapitbahay namin si Da Olen. Ngayon nasa call center na ako, nag-service ng laptop nila, naayos ko naman, pero siyempre na problema lang yung driver nung ano, yung program nung device hindi ko siya na-install. Si Olen ay kapitbahay namin nung babe, bata pa si Olen. Tapos ako yung mga grade 4 yata ako noon sa dito sa Sariaya. Diyan ako nag-aral sa public pero hindi na ako napagpatuloy diyan kasi nga lumipat ako sa lola ko. Tapos si Olen noon, ngayon ay nakapag-service na ako sa kanila. Nani naman niya si paano ba to? Si yung mananahe, 'yon, ang asawa naman si Hito. Si Hito ang kwento pala noon, yung asawa ni Olen, yung nakatikim ako ng lambanog. So, madaling salita, napakasarap. Siguro naubos namin ang kalating pandak. So, ito yung kalating pandak. Ito yung ano, ito yung sa akin. So, meron akong iregalo ko to sa isang kaibigang babae na gusto makatikim ng galing sa probinsya ng lambanog. So, maasim yung ubas. So si Olen nakajami ko sa inuman yung asawa niya, ang sarap ng lambanog. So shout out sa iyo. Then naingit ako sa pamilya nila kasi nga nagkaroon sila ng sariling bahay, up and down pa yung bahay nila. So, yung nanay niya mananahe, tapos gumanda yung pamumuhay nila, may solar sila, may dalawang contador, nagkakatulungan yung pamilya nila, mga anak nila. Tapos ito, nagdo-doktor na yung bunsong kapatid ni Olen. Tapos yung mga lalaki, magandang samahan ng pamilya nila. Yung talagang nanay, tatay ni Olen, ang apelyido nila ay Chinese. Pero nung panahon kasi noon, ang kwento naman sa akin ng asawa, yung si ate, yung asawa niya, ang nagamit apelyido ay apelyido ng babae, hindi yun nila kasi nga Chinese. So nagpunta siya ng abroad, hindi tanggapin kasi nga Chinese. So nagpapalit siya ng apelyido, ginamit naman ang apelyido kasi dun sa apelyido ng lalaki yung babae. Kaya nakapagtrabaho sa abroad and then gumanda ang buhay nila hanggang doon sa mga anak. Naging maayos ang pamumuhay kasi maganda yung sunuran ng pamilya. Mula doon sa tatay ni Olen, gumanda yung buhay nila. Tapos nag-asawa naman si yung tatay ni Olen. Hanggang sa mga anak, magaganda din yung samahan kasi Chinese sila. Maganda yung samahan. Hanggang ngayon, ikukumpara ko sa buhay namin, alas parang yung panahon ng bata pa si Olen, mas maganda na yung buhay namin. Yun nga lang, hindi naging maganda yung paghahawak ni mama ng pera, yung pagiging magulang niya, disiplina sa mga anak, magugulo kami, away-away, bati, hindi maganda, kanya-kanya, minsan sa magkakapatid kasi merong madamot, merong mabait, merong burara sa gamit, merong tamad mag-aral, merong pasipag mag-aral, merong pasikat, merong mayabang, merong ganun-ganun. Sa kanila maganda,
So, naiingit ako. Pero, think positive na dumating yung panahon na humaba pa ang buhay ni mama, ka-ice-ice ka ng kapatid, maging maganda yung pagsasama. So, yun yung kwento. Yun, regalo ko to para sa kanya. Sa isang kaibigang babae na gustong makatikim ng gawang probinsya. Lambanog. So, yan. Pinagandaan ko siya. And, yun lang. Short story and short story for the vlog. Bye.